Ay po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. We thank you, Lord God, for giving us the opportunity to hear once again, Lord God, the preaching and the teaching of your word. Lord, we invite your Holy Spirit, Lord God, to just, Lord God, prepare us today, Lord God, as we receive, O Lord, from you. Lord, we thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. So, umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ang ating pong message will come from Genesis chapter 37. Lessons in life and leadership from the story of Joseph. Lessons in life and leadership from the story of Joseph. No? What happens when you receive a dream from God? Ngayong araw po na ito, nandito po tayo sa simula ng story po ni Joseph. At ang ating pong emphasis ay, what happens when you receive a dream from God? Sa mga nakalipas po na mga buwan, I was invited to do a Bible study para po sa mga kasapi po ng ano mga ng organization na AIM Global. I was invited by my good friend si Michael and I was sharing to their team about this message on the story of Joseph. Ang nakakatuwa po nung ito po ay tinuturo ko sa kanila, I was not teaching to a Sunday crowd. I was teaching to everybody that was available in their group. And napakaganda po because I know that the story of Joseph is a really good source of strength and a really good source of inspiration. Ako po personally in my life, Joseph is one of the most impactful personalities sa Bible na pinaka naka-identify po ako. One of the most most impactful stories na akin pong nabasa sa buong Bible. And today I'd like to share about the story of Joseph and I'd like to begin in the first part of his life. Basahin ko po sa Genesis 37. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, so bata pa, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpha, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age. He made a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the fields when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brother said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Blessed be the reading of his word. So umaga pong ito, mag-aral po tayo tungkol po sa buhay ni Joseph
At sa umaga pong ito, mag-focus po tayo sa what happens when you receive a dream from God. Simulan po natin. What is a dream? Ano po ba yung panaginip? Well, according to Merriam-Webster Dictionary, let me use contemporary language. It's a series of thoughts, images, or emotions occurring during sleep. So alam naman po natin na our dreams contain motion picture. No? Kaya nandun po yung thoughts, yung images, or emotions occurring during sleep. No? Alam niyo po ba na may verse sa Ecclesiastes na in the same way a fool has many words, no? Is a disturbed person with many dreams. Yung tao po daw na balisa, yung tao po daw na bagabagang kalooban, lagi pong nananaginip yan, no? At ang mga panaginip po niyan ay palatandaan ng kanyang pagiging bagabag o pagiging kawalan po ng kapayapaan sa buhay o yung malalim po niya na mga inaalala. So maging maingat po tayo na hindi po tayo ginagabayan ng panaginip. Meron po akong kaibigan na panaginipan po niya na yung kanyang asawa ay may sinundo sa airport. At yung sinundo po niya sa airport ay nung nakita sila, kanyang hinalikan. E samantalang hindi naman niya asawa yon. Siya yung nakakita habang nananaginip. Sabi niya, pagising ko, sinampal ko yung asawa ko. Ay, naku. Please, wag po tayong ganun. Ano po? Ang panaginip po ay panaginip lang. No, panaginip lang. Hindi po lahat ng panaginip ay mensahe, no? Kaya sabi po rito, a dream is a series of thoughts, images, or emotions occurring during sleep. Kahit nga po aso, nagkakaroon ng panaginip eh. Yung mga aso po, sila po ay napatunayan na nagre-respond po sa kanilang brain waves. Kaya po may mga aso na biglang nagre-react habang natutulog, no? So, ito po ay isang physical na pangyayari sa katawan ng isang taong buhay, no? Ito po ay a series of thoughts, images, or emotions occurring during sleep. Number two, something notable for beauty, excellence, or enjoyable quality. Parang, wow, that's my dream. Nakita ka ng, meron po akong nakitang mga naglalakad po sa parking area. Nung nag-park po ako ng kotse, hindi po malayo doon sa akin pinag-park na space. Meron pong magandang kotse. Sabi ng mga tao, tara, pakuha tayo ng picture sa likod nito. Uso po kasi rito sa Pilipinas na para bang ang palatandaan ng ginhawa, kotse. Ganyan po sa Pilipinas. Sa ibang bansa po, hindi po ganun. No? At yung mga tao po biglang kunyari humanhinawakan nila, nagpa-picture sila doon sa kotse at kitang-kita mo na wala din yung may-ari. Pangatlo po, a strongly desired goal or purpose. Pare, what's your dream? Ganun po ang tanong, what's your dream? Ano yung pangarap mo sa buhay? Ano yung plano mo sa buhay? So ngayong araw po, pag-uusapan po natin what happens when you receive a dream from God, no, na ang Panginoon nagbigay sa iyo ng panaginip. Anong gagawin mo pag ganun na nangyari? No? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Tuloy po natin. Observations concerning those who receive a dream from God. Sa Bible po, mapapansin ninyo na may mga similar experiences. Yung mga tao pong ang panaginip galing sa Diyos. Number one, when you wake up, it seems so real. Mapapansin po natin na yung mga tao pong ito, kapag sila po ay nanaginip, pagising po nila, halimbawa po, pakikibaka, ang feeling po nila, hinihingal po sila. No? Sila po ay parang pagod na pagod. No? Yung mga ganon. O kaya kung ito po ay glorious, pagising po nila, nakakaramdam po sila ng
para bang gusto nilang mag-worship, gusto nilang mag-pray, gusto nilang tumawag to someone to share what they received sa kanilang panaginip, or it's something na they want to respond to. It's a spiritual dream. No? Yung mga panaginip po, sometimes po yung mga panaginip, like paalala po na ano, na may mga tao po na bigla nating naaalala. Now, I'm not saying, again, as a disclaimer, hindi ko po sinasabing ang panaginip laging galing sa Diyos. Para nga po yung ibang mga tao nagpapanggap na ermitanyo, di po ba maraming mga ganyan ngayon sa panahong ito, na all good, not all good thoughts are God's thoughts. Ulitin ko po yun, not all good thoughts are God's thoughts. Not all good dreams are God's dreams. Kaya po, naglalagay po ako ng disclaimer. Kasi yung ibang tao po, kahit na anong mapanaginipan, di naman nagbabasa ng Bible, di naman nagpe-pray, di naman seryoso sa buhay Kristiyano, hindi naman nagpapa-disciple, hindi naman hubog sa katotohanan ng salita ng Panginoon, mas babad pa sa Netflix, mas babad pa sa politika, mas babad pa sa mga memes, mga ganyan. Mas babad pa kung ano-anong mga pinapanood, TikTok, kung ano-anong mga pinapanood, YouTube. Napakaliit lang po nung kanyang ano, nung kanyang binibigay na percentage para po seryosohin ng Panginoon. Tapos sasabihin nila, kinausap ako ng Diyos. Ako po, kinikilala ko po yung mga ganyang mga tao na para bang pinagdidiinan na may mensahe sila galing sa Panginoon. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, test every spirit. Itetest po natin yung mga spirit if it is from God. No, marami na po kung nakitang ganyan, di nakikinig ng mensahe ng Panginoon, pero sabik na sabik, malehan sa altar call, tapos pag bumuwal, kesyo may nakikitang ulap, apoy, anghel, no, abayo, ang pangalan, Frozen. Yung pala, kung saan nagbababad, no? Walt Disney. So may kita po natin, hindi po lahat ng may mga experiences ay galing sa Diyos. Never put your personal experience above the truths of the Bible. No? Hindi na panaginipan ko ganito eh. Eh kahit na mapanaginipan mo eh, kung mali naman eh. No? Kaya doon po natin makikita kung ano po yung foundation. Yung mga iba po dyan, nananaginip, pero ang background po niyan ay superstitious. Ang background po niyan ay religious. Unbiblical ang upbringing niyan. O kaya yung environment, yung cultural upbringing niyan, ibang-iba. Malayong-malayo sa katotohanan. Kaya yung mga panaginip nila shaped upon their human experiences. Again, may kita po natin, hindi po lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. No? Ito pong ating pag-aaralan today ay malinaw na galing sa Diyos dahil nasa Word of God eh. Pero ang mga karanasan po sa Word of God ng mga tao po na nakatanggap ng panaginip galing sa Diyos, when they wake up, it seems so real. Ramdam nila yung joy, yung worship, ramdam nila yung fear, yung tiredness. Nararamdaman nila bigla yung parang urgency. Ganun po. Pangalawa, when you wake up, you can tell the details from the beginning to the end. Yung panaginip na galing sa Panginoon, kung mapapansin ninyo, kahit ano pa po mangyari, kahit kailan, kahit saan, kahit paano, kaya may kwento lahat. Mula simula hanggang huli. Na parang kanina mo lang nakita o ngayon mo lang nakita, but you can tell the detail from the beginning till the end. Pangatlo, it steers you up spiritually. For example po, everyone who encounters the presence of the Lord respond in fear and trembling. No, nakakaramdam po sila ng banal na pagkatakot sa Diyos. Meron po talagang pagkatakot dahil ang Diyos po ay divine, tayo po ay limited, tayo po ay creation. Siya po ay creator. Nakakaramdam po tayo ng fear of God. Na may kasama pong trembling. Yung mga lingkod nga ng Panginoon na ubod ng namumuhay ng kabanalan eh. Nagkakaroon ng fear and trembling. Tsaka may kita po ninyo yung mga talagang kinausap ng Panginoon. Katulad ni Joseph.
no? And God, and an angel spoke to Joseph in a dream, huwag mong iwanan si Mary. Ang kanyang daladala sa kanyang sinapupunan ay mula sa Diyos. No, pinaliwanag po ito ng isang anghel kay Joseph. At makikita po natin na ang mga tao pong hinipo ng Panginoon sa pamagitan po ng isang panaginip na galing sa kanya, sila po ay may malaking pagbabago sa kanilang buhay. In other words, sila po ay makikita mo yung pagiging mas malapit, pagiging mas masunurin, at pagiging mas matapang sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya kung halimbawa, ano ka, binigyan ka ni Lord ng commercial, alam mo yun, nanonood ka ng television, tapos may commercial, parang nagpapatuloy ka sa buhay, binigyan ka ni Lord ng commercial para i-entertain ka lang, I don't believe that. That's not how God speaks to us. No? Mapag-aaralan po natin ang ganyang mga karanasan because we can interview people and we can find out their maturity or immaturity. We can find out their life and doctrine, what they believe about God, about angels, about demons, about spiritual warfare. What do they believe about the truth, about salvation, no? About the Holy Spirit. Malalaman po natin if their understanding of God is biblical or unbiblical. Mahalaga ba yun? Yes! Kaya tayo may Bible, mahalaga yun. To test every spirit. Hindi po tayo, we are not driven by dreams. Halimbawa, napanaginipan mo ngayon, galit ka sa nanay mo, pag-isip mo, galit ka ba? Oo. Halimbawa, ganun. Kaya may kita po natin, hindi po lahat ng ating mga alaala or yung ating pong mga panaginip ay galing sa Diyos. Pero sa Bible po, yung mga nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip, sila po ay nag-respond in fear and trembling. Hindi po pagyayabang, pagmamalaki o pagkakalat, hindi po teaching ang dream eh. Ang dream po personal, it's a language between God and you, or it is a reflection of what is happening inside your life. Inside your life. No, hindi po natin top dream ngayon in a sense na we're talking about dreams in general. We're talking about the dream of Joseph. So dito po makikita nyo, it will stir you up spiritually. No, fear and trembling. Kailan po ba dumarating ang dream? When does a dream come? Well, a dream can come to you when you are young. When you are in your teens, when you are an adult, even when you are old. Okay. So pag pinabi po, kailan po dumarating ang dream? Anytime. No? It can happen to children. It can happen to teens, it can happen to adults, and it can happen to old people. In other words, a dream can come to you, a dream that comes from God can come to you at any time in your life. Okay? So hindi lang po yung mga matatanda, kundi may mga bata, pero mararamdaman niyo po yung panaginip na pangungusap ng Diyos sa mga bata is out of a purity, but it is not out of an error. Yun po ang gusto kong sabihin. You cannot say that God spoke to me and God spoke to you in an error. Halimbawa, let me tell you something. For example, nanaginip daw na yung mga demonyo tinotorture yung mga Christians sa impyerno. O yun, mali-mali lahat yun. Number one, hell was created for Satan and his angels as a place of judgment. Demons are afraid of hell. Number two, hell is not the playground of Satan, nor is it the headquarters of Satan. It is a place of final judgment created by God for them to suffer eternally. So hindi po nila headquarters ang hell. Number three, wala pong tao pa sa lake of fire. Ang lahat ng namatay ay nasa tinatawag na bottomless pit
Hades or Sheol. Yung lake of fire, which is called Gehenna, ang pinakaunang titikim noon, the Antichrist and the false prophet, and later on, Satan will be bound for 1,000 years, and then after the final rebellion, he will be permanently thrown there. So sa ngayon, wala pa pong tao sa lake of fire kasi nasa Revelations 20, 21, 22, sa huling part, 19 hanggang 22, saka lang po sinabi, and the dead brought out the dead, meaning Sheol and Hades brought out those who died without Christ. They were judged and finally they were thrown into the lake of fire for their second death. Wala pa po yun. Wala pa po yun. Una po ang judgment of the false prophet, the Antichrist, Satan, and all the angels of Satan, which are fallen angels, which are demons, bago pa po magkaroon ng tao sa lake of fire. Kaya pag kinonfront mo ng doctrine, ng biblical truth, tong mga taong ito na nananaginip ng ganito, malalaman mo that somewhere in their lifetime, narinig nila tong unbiblical truth na to, at yun yung kanilang iniisip. Kaya dumating yung time nung nananaginip sila, nung nagpe-painting sila, nung nagdo-drawing sila, hindi nila bine-verify sa Word of God. Yun ang akala nilang katotohanan, but it's not true when you read the Word of God. Nung nakita nung mga demons si Jesus, sabi, have you come here before the appointed time? Takot na takot sila kasi they know there will be a time of judgment and nakasalubong nila si Jesus. So makikita po natin, sa Bible, malinaw yung truth, pero yung panaginip, sablay. Kahit na religious pa, kahit na shiner pa sa likod ng pulpito, the Bible is the highest revelation, not the dream, not the testimony. So ito po yung sinasabi ko, no? Lalo na po yung mga tao po na may mga ganyang pangitain. Yung tatakutin ka para maligtas. No? May mga tao pong ganyan eh. Tatakutin ka para maligtas. Ang foundation ng kaligtasan mo, fear eh. Hindi faith. Sa sobrang takot mo, naging Christian ka eh. Kaya nga lang, hindi dahil kay Jesus. Dahil sa emotional response. At saka mental agony. Nahirapan ka isipin na mangyayari sa iyo yun. Pero never because of Christ. Hindi dahil kay Lord. Kaya may kita mo false salvation, di ba? Kaya may kita po natin, dito po, when does a dream come? It can come at any stage in your life. Pwede po itong dumating at any point in your life. Okay? Sabi, your old man will dream dreams sa Acts 2 verse 17. Dito po sa pag-aaralan natin, Joseph was very young, no? Batang-bata po si Joseph dito. At may kita po natin na sa pagkakataon na ito, sa Book of Acts naman, binabanggit yung mga old men naman po ang tumatanggap ng dreams. So a dream can happen to anyone from God at any time in their life. So, malino. But again, test every spirit. Tuloy po natin. The beginning of the dream. Ano po ba yung panaginip na ito? Pag-usapan po natin. Well, verse 1 to 3, Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob. Joseph was a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah, yun po yung nanay ng mga kapatid niya, and the sons of Zilpah, nanay po ng mga kapatid niya, si Zilpah, his father's wives, and brought their father a bad report about them. Verse 3, now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made a richly ornamented robe for him. Yan. Unang-una, he was young. Joseph received a dream when he was 17. A young man.
Number one, he was young. Number two, he was innocent. And number two, he was honest. Doon muna tayo. Pag-usapan natin yung pagkatao ni Joseph nung bata pa siya. Batang-bata to, ito ang bunso. Pinanganak ito na matanda na si Jacob. Pangalawa, ramdam mo sa kanya yung pagiging inosente niya. Wala pa siyang muwang sa mga bagay na sinasabi niya, kung nakakasakit siya, kung nakaka-offend siya, or nakakatuwa siya, or nakakatawa siya. Hindi pa niya alam, he was innocent. Ang sa kanya lang, he's an honest young man na sinasabi yung laman ng kanyang iniisip. Number three, he was honest. Kasama po niya yung mga kapatid niya, they were tending the flocks, yung mga brothers niya. Sabi rito, mga anak po ito ni Bilha at saka ni Zilpa. At sa pagkakataon po na ito, nakita po ni Joseph yung mga kapatid, hindi maganda yung ginagawa. Verse 3, now Israel, sabi po rito, now Israel loved Joseph more than any of his other sons. No? Sabi rito, he brought their father a bad report about them. Ito pong pinakamahal ni Israel or ni Jacob, no? Isa lang po yan. Si Jacob po binago po ng Diyos ang pangalan. Jacob meaning the deceiver, binago po niya, ginawa niyang Israel, the chosen one. So isa, well, that's one and the same person. No, si Israel po, si Jacob, mahal na mahal po niya si Joseph dahil ito po yung anak niya na siya po ay matanda na. At ito pong anak niya na to, na very honest, sinabi niya sa tatay niya kung ano ginagawa ng mga kapatid niya. So dito po, ito po ang simula ng story ni Joseph. No? Isang kabataan, inosente, at saka isang honest na kabataan. Sinasabi niya yung kanyang nakita. Yun lang naman ang gusto niya sabihin. Sinabi niya, pangit, di pangit. Ganun lang, diretso lang. Joseph receive a dream after this. Tuloy po natin. He was more loved by his father. Ang katangian po ni Joseph, sabi, ang palatandaan sa kanya ng kanyang pagmamahal because he had been born of him in his old age and he made a richly ornamented robe for him. Imagine yung tatay mo pa gumawa ng jacket mo. Binigyan ka ng United Colors of Benetton. Okay yan, kung gusto mo ng bagong tatak na makulay, yan. He was given a colorful jacket. And whenever he wore that colorful jacket, everyone in the family felt, you know, the comparison. Na itong kanilang youngest brother was more loved by their father. Yun po ang background. Pinapakita po kasi ni Israel o ni Jacob, yung kanyang, sabihin na natin, favoritism sa kanyang bunsong anak. At dahil po dito, he was hated by his brothers. At dito po sa atin pong binasa, sa story po ng Genesis 37, ilang beses po binanggit yung salitang hate? Ilang beses po binanggit yung salitang hate? Sabi rito, when his brothers saw that their father loved him more than them, any of them, they hated him. No, ilang beses po binanggit yung salitang hate dito. Mamaya, dadaanan natin uli yung salitang hate, which is a reflection of the comparison of their relationship to their father sa relationship ng father niya dun sa bunso. So they hated him. Ayaw nila kay Joseph. And then, sa pagkakataon na ito, that was the time he received a dream from God. At ito po yung dream. Verse 5. Joseph had a dream. And he told it to his brothers. They hated him all the more. Ayan na. Ilang beses na natin nababasa yung salitang hate. No? Si Joseph po nagkaroon ng panaginip. At sinabi po niya sa kanya mga kapatid. Again, he was innocent. No? He was innocent. Sabi sa Bible, to the pure, everything is pure. Pero sa defiled, everything is defiled. May kita po natin dito sa episode na to sa buhay ni Joseph. He was pure.
Kaya siya, wala siyang ano, wala siyang, wala namang halong pagyayabang, wala namang halong pagmamalaki, wala ring dahilan para mag-compare. Basta siya, sinasabi lang niya yung laman ng kanyang puso, take it to the bank. Bahala kayo kung paano kayo magre-response, sinasabi ko lang yung totoo. At ang totoo, nakatanggap siya ng panaginip, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. So ito po yung background when Joseph received a dream when he was 17. Kaya yung 17 years old, young man pa yan eh. Bata pa yan. No? Ano sabi ng Bible? Even the youths grow tired and weary and young men stumble and fall. Yung mga ganyang mga edad, yan yung mga laging pagod. Kahit kita mo, pag gusto nila yung ginagawa nila, hindi mo maawat. Pero laging pagod. Laging tired, laging weary. Pero nagtataka ka pag ibang bagay na interest, lagi namang ginagawa. Laging may energy. Ayun yung mga panahon na ang lalaki magsalita. Ang syadong malalaki magsalita ang mga ganyang edad eh. Pero pagtingin mo, they stumble and fall. O ano, kumusta ka na? Ito, nag-stumble. O ano, kumusta na si ganito? Ayun, nag-fall. Eh kasi ang hawak mo, youth. Yung mga youth, ganyan ang pagkatao eh. Wala pa yan masyad. Nasa, ika nga, developmental stage. Nasa, ano, nandun pa lang sila sa formation stage. At ito po, sa atin pong pag-aaral ng buhay ni Joseph, masusubaybayan po natin itong bagay na ito. He was 17 years old. No? He was young, he was innocent, he was honest, he was more loved by his father, he was hated and more hated by his brothers, and then he received a dream from God. Ito po yung simula. Sumunod, Joseph told his dream to his family members, beginning with his brothers. Ito po yung kanyang panaginip. Joseph had a dream, verse 5. And when he told it to his brothers, they hated him all the more. Verse 6, he said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves. At sabi po dito, we were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around mine and bowed to it. So ito po yung dream niya, yung picture po na ito. Lahat po silang magkakapatid. No, umani. Pero nung umani, yung kanya biglang tumayo at yung inani ng kanyang mga kapatid biglang yumuko at siya yung nasa gitna. Verse 8, his brother said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? So yung 17-year-old, tinatanong nila, may motibo ka ba? No, meron ka bang plano? Do you intend to reign over us? Gusto mo ba kaming sapawan? O gusto mo ba kaming pangunahan? Will you actually rule us? No? Darating ba talaga yung panahon na ikaw ang masusunod? Isamantalang siya yung bunso. Ito na naman. Ito response. And they hated him all the more. Tatlo na. Tatlong beses na natin binabanggit yung salitang hate kung hindi nyo napapansin. And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Again, here is a young Joseph, innocent, young, pure, honest. No? He was sharing what he dreamed about. He dreamt about, no? Dito po makikita po natin dito na nung shinare niya, ito po ang reaction ng kanyang mga kapatid. Nagalit. They hated him all the more because of his dream and what he had said. Because immediately na-interpret nila na dun sa panaginip na yon, para bang may special na role si Joseph na kinakailangan kilalanin nilang lahat. Verse 9, then he had another dream. Tuloy po natin muna. His dream made his brothers hate him even more.
His dream was about being the one who will be given the position to rule over his older brothers. Walang ibang interpretation yung dream niya. Walang ibang interpretation. At alam ng mga kapatid niya, that is the exact interpretation. Yung tanong na, do you intend to reign over us and will you actually rule us? Yung dalawang tanong na yon, that is exactly how they all understood that dream. Now listen, a dream may be comfortable to you, but uncomfortable to others. A dream may be comfortable to you, but uncomfortable to others. At ang isang bagay po na mapapansin nyo rito, bata pa kasi si Joseph. Gusto ko sabihin, hindi lahat ng dreams sinishare. Pag matanda ka na, may mga bagay na pinapakita sa iyo ang Diyos. Na kapag pinakita sa iyo ng Diyos, darating din yung panahon na kailangan ay malaman mo yung timing kung kailangan mo bang sabihin o hindi. Magbibigay po ako sa inyo ng mga halimbawa sa akin pong journey. Sa bawat church po na aming pinuntahan ng family namin, saan kami inassign ni God in the past, ang isang bagay po na na-develop namin sa mga tao ay yung communication nila sa Panginoon. No, sinikap po namin na yung mga kapatiran po namin ay matuto pong mag-identify kapag sila po ay kinakausap ng Diyos. Nung ako po ay nasa Manila, nasa Central Assembly of God, mayroon pong pangyayari sa buhay ko na kung saan sinundo ko po si Grace. At nung sinundo ko po, dahil panggabi po siya, kami po ay hinarang. Inagawan po ng kwintas yung aking asawa, pero girlfriend ko pa lang nung time na yon. At ako po ay hinarang ng 8 magnanakaw. Magkakabarkada. Nagsuntukan po kami. Yun na po yung tanong kung ano nangyari sa suntukan. Ako po kasi meron po akong background ng self-defense. Nagamit ko po yun nung panahon na yun. At ang kapalit po, nasaksak po ako. Nung ako po ay inundayan ng saksak, nahiwa po ako, pinalo ko po yung kutsilyo, nahiwa po ako. Tumama po kasi sa hita ko, sa halip na sa tiyan. Nung inundayan po ako ng saksak, nung isa, may dalang patalim, pinalo ko po yung patalim niya, pababa, tumama po sa hita ko, nahiwa po ako. At napuno po ng dugo yung pantalon ko. Ang natira lang po na puti sa suot ko, yung dulo po ng medyas ko, at saka yung dulo po ng underwear ko sa kabilang side. Pero lahat po yung pantalon ko, parang sumabog po yung dugo, ganun. Nahiwa po ako, hindi po ako natusok, nahiwa po ako. At nung pagkakataon po na yon, natigil po yung ano na yon, yung commotion na yon. To make the long story short, nasa PGH po ako. Tinatahi po ako ng doktor. Tinahi po ako ng 12 stitches sa aking pong sugat. So you can imagine how long it was. Kasi 12 stitches po yung tahi ko nung time na yon. Buhay po ako, buhay po kami. Wala pong nawalang buhay nung araw na yon. Pero nasalbahi po kami sa kalsada ng mga magnanakaw. Ako po nung time na yon, senior pastor po ako ng Central Assembly of God. Ako po ang head pastor ng church ng dati pong general superintendent si Dr. Eli Javier. Sa church po namin nung time na yon, may mga tao po kami na talagang very sensitive sa Panginoon, puspos ng Espiritu Santo. Nung nalaman nila na saksak ako, dalawa po ang lumapit sa akin, natatandaan ko. Isa po si Sister Irene. Si Sister Irene po ang aming worship leader nung time na yon. Asawa po ni Brother Henry. At si Irene po, good, talagang close friend po, kumari ko po yung kumpari ko po yung mag-asawang yon.
sabi nila sa akin, Pastor Leo, na naginip ako nito nakalipas na may humarang sa'yo, tapos nakita ko, meron siyang kutsilyo, pero hawakan lang. Walang talim. No? Napanaginipan niya yon. Hindi niya naintindihan kung ano yon, pero sinabi niya sa akin nung matapos mangyari. So, parang prior to that, pero sabi niya, nung time na yon na nakita kong may taong humarang sa'yo na may kutsilyo, pero yung talim, walang talim, pero yung hawakan, buo, nag-pray ako para sa'yo. No? Nag-pray ako para sa'yo. Nung time po na yun, natuwa po ako dahil inisip ko po na may mga tao po na kinakausap ang Lord na ipag-pray ako. At ang paraan para matandaan ng mga taong ito na kung paano ako ipag-pray, binibigyan sila ng panaginip. Nananaginip sila tungkol sa akin. And for whatever reason, hanggang ngayon, ganyan po ang Panginoon sa buhay ko, may mga taong tatawag sa akin out of nowhere, Sir Leo, pwede ko po ba kayo makausap? Bakit napanaginip ako po kasi kayo? Ngayon, ganyan siya sabi sa akin. No? At nung araw po na yun, ako po yung parang nilid ng Lord sa kanila na ipag-pray. No? Maraming beses po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. One more, another story is that yung aming pong labandera, may labandera po sa church namin, pero hindi po naglalaba para sa akin. Yung po ay kapatiran namin. Meron po kaming kapatiran. Siya po ay isang labandera. At maraming beses po nung time na yon, dahil po yung mga elders namin, matatanda na, no, nung ako po ay nasa Central Assembly of God, mga elders namin, matatanda na. Minsan po, nabayaran na po, naitabi na po lahat yung finances. Ang nakalimutan pong ibigay, allowance ko. Eh, kailangan ko pong bumalik from Taft Avenue sa Manila, sa Pedro Hill. Kailangan ko pong bumalik sa Bible School nung time na yon, nung mga panahong iyon. At kwentado ko po yung MRT, yung pamasahe ko, pagsakay mo ng jeep, papuntang Malinta, pagsakay mo sa kanto ng tricycle, maglalakad ka na lang papunta sa Bible School. Meron po kaming kapatiran na wala po yatang Sunday na magmula po nung na-meet ko siya, na binibigyan po ko ng 20 pesos na basa. Basa po yung 20 pesos. Alam niyo po, mapapansin niyo naman pag basa ang pera, di po ba? Binibigyan po ko ng 20 pesos na basa. Pero tuwing aalis yun, Pastor, anak, para sa'yo. O, bibigyan ako nun. Tutuwa naman ako, dahil salamat ah. Sabi ko, pagpalain ka ng Panginoon. Alam ko po, labandera yon. Pero nung time po na yon, hindi ko pa po alam yung kanyang trabaho. Tinanong ko po yung caretaker namin, si Brother Rolly. Sabi ko, Brother Rolly, si nanay, lagi akong binibigyan ng 20 pesos na basa. Sabi, Pastor, labandera yan. No? Kaya alam niyo naman yung labandera, di ba? Basa yung palda kasi naglaba o ganun. Kaya yung bulsa nila, yung pera nila, nakapatong dun sa tabi ng sabon, ganyan. Kaya yung mga pera niya, basa. So, yung babaeng ito, nanay sa church namin na labandera, single mother to, na labandera. Sabi niya, pinagpipray kita anak, pinagpipray kita. Salamat po, salamat po. May mga time na iwan po, hindi po ako nabigyan ng allowance, yung 20 pesos na basa po, yung po ang nag-uuwi sa akin sa Bible School. Yung po ang nagdadala sa akin sa Bible School pa uwi. Nung ako po ay ililipat na ng Lord ng assignment, ang nakakaalam pa lang yung spiritual father ko. Sabi ko, nililid ako ng Lord to another assignment. Nagulat ako, the following Sunday, lumapit sa akin ito si nanay. Inabutan ako ng the same, no? 20 pesos o minsan 40 pesos na basa. Sabi niya, anak, pag inalis ka na ng Lord dito, huwag mo akong kakalimutan ni panalangin. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, nay, bakit mo nasabi yan? Napanaginipan kita. Inaabot ko sa iyo yung 20 pesos ko, pero tumalikod ka,
at lumayo ka na. Sabi niya, alam ko na malapit na tayo maghiwalay. Alam niyo, wala akong member ng church na nagsabi sa akin noon. Wala akong co-pastor or co-elders ng church na nagsabi sa akin noon. Pero yung simpleng fellowship ng nanay na naya namin ito, isa sa mga nanay namin sa churches, sa church, na nag-aabot ng 20 pesos, gagawin nun, hihintayin ako nun matapos bago ako lapitan. Hindi nga yun nakikipagkwentuhan sa akin. Lumalapit lang para lang ako abutan ng 20 pesos na basa. Sabi niya, anak, napanaginipan ko na paalis ka na. Inaabot ko sa iyo yung 20 pesos ko. Pero tumalikod ka at lumakad ka na. Sabi niya, anak, basta pag-alis mo, huwag mo akong kakalimutan. Alam ko, maghihiwalay na tayo. Alam niyo, sa puso ko, nasa isip ko, Lord, napakaganda ng relationship mo sa nanay na to. Imagine, ikaw pa lang yung nakikipag-usap sa akin. Na-receive ko pa lang yung direction mo na mag-move yung cloud. I have to move with the cloud as part of my obedience. Pero siya, kinonfirm na niya na wala pang ibang nakakaalam. Now listen, a dream may be uncomfortable to you. I may be comfortable to you but uncomfortable to others. Ikaw na nananaginip, kinausap ng Lord sa panaginip. Minsan, pag kinikwento mo, nagagalit yung mga tao sa paligid mo. No? Or naiinis sila. Pero sa'yo, yun yung na-receive mo eh. Kaya, may kita po natin ang pagkakaiba, ikaw, hindi ka bata. Si Joseph, bata pa. Kaya akala niya, lahat ng marireceive niya, kailangan niya i-share. O kaya kailangan niyang ihanap at ikwento sa pulpito, ganun. Ikwento agad sa lahat ng tao. Hindi po. No? Nabasa niyo na po ba yung God shares his secrets? Kanino? Sa mga nagpipray. Ang Diyos po ay nangungusap at yung mga tao pong tumatanggap ng revelation galing sa Panginoon, hindi sila maingay. When God is silent, they are silent. But when God is noisy, they talk. There's something about spiritual communication with God. And I'm not bypassing the Bible. I am not. We are in the New Testament. Old Testament story itong kinikwento ko. Tuloy po natin. He told them another dream. Yung dream naman po na ito, biglang nag-align lahat ng mga stars, kasama po yung sun, saka yung moon. Tapos yung kanya, nasa gitna. And this time, nag-react tatay niya. Sabi niya, talaga bang yung mga panaginip mo? Ganyan ang impact? Kasi talaga bang iniisip mo, pati na ako at saka yung nanay mo, ay magbabaw sa'yo? When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I, so hindi lang yung mga kapatid niya, your mother and I, and your brothers actually come and bow down to the ground before you. Verse 11, his brothers were jealous of him. This time, dahil sa panaginip. But his father kept the matter in mind. Nung una, they hated him. This time, di lang hate. Hate and, dadagdagan pa, jealousy. Kasi kilala nila si Joseph. Kilala nila yung kapatid nila. Sila nga, hindi sila nagkakaroon ng ganung panaginip. Ito, magkasunod. Pareho siya yung nasa gitna. So, yung mga kapatid niya, mapapansin natin sa mga susunod na pangyayari na hindi nila kinalimutan na nananaginip ang kanilang kapatid na si Joseph. His dream was about a position of power that even his parents would someday bow to him.
His father was angry and rebuked him. His brothers became jealous of him. Ganun po ang naging reaction. Now listen, a dream will not make you comfortable. In fact, a dream will make you become a threat to other people. Hindi porket tumanggap ka ng panaginip galing sa Panginoon, ibig sabihin, well-received ka. I remember at the beginning of the call of God in my life, a lot of people were surprised at the unique calling I received from God. And God spoke to me supernaturally. So many times to confirm, to convince that it was God who was calling me to the ministry. And yet, when people hear that, they will discredit you. They will try to water down what you receive from God. But God will continue to insist that you need to understand what He's trying to tell you on a personal level. It's not for teaching. It's not for other people. It's more personal. When God speaks to a dream, through a dream, to a servant, it's more personal. So a dream will not make you comfortable. In fact, a dream will make you become a threat to other people. No? May kita po natin that excellent people in God's kingdom or sensitive people to the Holy Spirit in God's kingdom threaten the religious. Threaten the religious. Minsan, alam nyo, nakakatuwa yung mga taong hindi nag-aaral. Takan-taka sila sa mga tao nag-aaral. Halimbawa, yung wise men na dumating. Di ba galing sa Persia yon? Yung mga Persian astronomers na pinag-aaralan yung stars. At nakita nila yung star ni Jesus. No, that is the star from the east that was prophesied to appear when the king of the Jews is born. Kaya nag-travel sila, di ba? Nung dumating sila kay Herod, sabi na, ba't kayo naparito? Nung in-explain nila, king of the Jews? Eh si Herod, di ba? He bribed, he paid to get that position. He used his power to influence even the religious so that he would be chosen as king. Yun ang background ni Herod. But when the wise men left, yung mga scientists niyon, nung umalis sila, pinatawag niya yung mga Bible school teachers nila. Basahin nyo. Pinatawag niya yung mga, where do you find this? This king of the Jews. At sinabi, eto po, naka-prophesy po yan. Yan po ay sinulat ni, nakasulat po sa Bible. Pero sila, yung mga nasa malayo, alam na, yung mga nandun sa paligid, sa actual na lugar, hindi. Alam mo, pag ikaw yung mas handa, dahil mas nauunawaan mo yung sinabi ng Panginoon, nakaka-threaten ka eh. Nakaka-threaten ka. At minsan ganito, unexpectedly, yung mga tao pala sa paligid mo, they want the spotlight. And when you arrive, the spotlight suddenly moves to you. Unknowingly, hindi mo yun sinasadya, hindi mo yun inaasam. But unknowingly, the spotlight goes to you, and the one who used to be under that spotlight becomes jealous. Or starts to have hatred in the heart and tries to connive, no? Sabi nga po, they plan in their hearts, no, activities against you. They become threatened. Ganito po ang nangyayari. At sa pagkakataon na ito, it was on a personal level sa mga magkakapatid, maging sa magulang. Yung magulang hindi nagtanim, yung kapatid nagtanim. Hindi lang galit, inggit pa. Tuloy natin, Joseph and his brothers, verse 10 to verse 17, basahin natin. Sabi po rito,
Now, though his brothers, simulan natin sa verse 12, now his brothers had gone to graze his father's flocks near Shechem, and Israel said to Joseph, I know your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, I am going to send you to them. Very well, he replied. So he said to him, go and see if all is well with your brothers. Dalawin mo yung mga kapatid mo. Tingnan mo kung tama ginagawa. Kung ayos naman sila. And with his flocks, and would bring word back to me. Then he sent him off to the valley of Hebron. When Joseph arrived at Shechem, a man found him wandering through the fields and asked him, what are you looking for? He replied, I'm looking for my brothers. Can you tell me where they are grazing their flocks? They have moved on from here, the man answered. I heard them say, let's go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them near Dothan. But when they saw him in a distance, verse 18, and before they reached them, they plotted to kill him. Verse 19, here comes the dreamer, they said to each other. Tuloy natin. He went to Shechem, inutusan siya ng tatay niya. Pero pagdating doon, wala yung mga kapatid niya. Narinig niya, nakita siya ng isang taga doon. Sinong hinahanap mo? Sabi niya, dito yung mga kapatid ko nagpupunta. Ay, tumuloy na sila sa Dothan. Joseph was sent by his father to visit his brothers to get a report kung ano ginagawa. And then finally, he saw his brothers at Dothan. The brothers plotted to kill Joseph. Ang linaw. Sabi po rito, but they when they saw him in a distance and before he reached them, so malayo pa lang, napansin nila may naglalakad at na-identify nila yung jacket ng tatay nila na suot ni Joseph. Alam na nila kung sino to. So even before he arrived, they plotted to kill him. Here comes the dreamer, that dreamer, sabi nila. They said to each other, come now, let's kill him and throw him to one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams. Some of his brothers wanted to kill him and throw him in the cisterns. Hindi lahat. Hindi lahat ng magkakapatid ganun ang saloobin. Mamaya malalaman natin kung sino ang hindi. Now listen, when you have a great dream, other people will try to kill your dream so that it will not come to pass. May mga tao talaga, they are dreamers. They are dreamers because God gave them a special revelation of something that will happen and they are a significant part of that fulfillment. And the only way God can speak to them is when they are asleep. Perhaps because they are very busy during the day. Perhaps they are occupied during the day. But God can speak to them even in their sleep. But God spoke to this servant, si Joseph, and it threatened his family. Nung finally ni-reveal niya yung dream. And this happens to those who understand what God's plan is. When you have a great dream, other people will try to kill your dream so that it will not come to pass. Or other people will try to kill the dreamer. Not just the dream. Here comes the dreamer. No? And they plotted to kill him. At sabi nung Saul, then we'll see what comes of his dreams. Tingnan nga natin kung saan pupulutin yung mga panaginip ng batang yan. So ang pinag-uusapan dito, hindi na si Joseph, yung kanyang panaginip na. Yun na yung nagmo-motivate sa kanila, kaya nila to na pag-isipan. Taray, hulog natin sa butas, ipalabas natin na nilapa ng mga wild animal dito. Hulog natin. Alam nila, may mga butas yung lugar na yun eh. Tuloy po natin. Sabi po rito sa sumunod na mga verses, when Reuben heard this, verse 21,
He tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. Yun ang pinakasinabi niya ng kapatid niya si Ruben. Si Ruben. Sabi niya, huwag natin patayin. Let's not take his life. Tapos sinabi niya to, don't shed any blood. Throw him into the cistern here in the desert, but don't lay a hand on him, Ruben said. Ruben said this to rescue him from them and take him back to his father. So meron siyang kapatid, si Ruben o si Ruben, na sinabihan niya yung iba niyang kapatid, wag natin siyang papatayin. Let's not put blood in our hands. Don't shed any blood. Ang gawin natin, sabi niya, throw him into one of the cisterns dito, pero wag natin siyang sasaktan. At sinabi po ng Word of God yung motive. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. Sabi po dito sa verse 23, so when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe and the richly ornamented robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty, there was no water in it. In other words, pwede siyang mauhaw at ikamatay ngayon. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, myrrh, and they went on their way to take them down to Egypt. Mamaya na po, tuloy po natin. So he convinced them not to kill Joseph. Joseph's brother Reuben tried to rescue him. He planned to go back to him and take him home to his father. But sabi po rito, nung nakita po yung caravan, Judah said to his brothers, what will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Ano ba pakikinabangan natin kung papatayin lang natin to? Come, let's sell him. Benta natin to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother. Total, kapatid naman natin niya. Huwag na natin saktan our own flesh and blood. Benta na lang natin. His brothers agreed. So when the Midianite merchant came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Kaya napunta ng Egypt si Joseph, the dreamer. Listen, there will always be someone who believes in your dream and will protect you when other people are planning to attack or destroy you. Kung akala mo lahat ng tao hindi naniniwala sa iyo that you receive a dream from God, there will always be one who will try his best or her best to protect you or protect the dream that you receive from God. They may not be vocal, but deep inside, they really care. Hindi man sila agad magsalita, hindi man sila showy, hindi man sila immediately na sabihin natin na nagpakita agad ng support, but deep inside them, they are really concerned about you. Katulad po ni Ruben. We're talking about the dreamer. Si Joseph the dreamer. Next, his brothers took his robe and got rid of him. So kinuha po, sabi po rito, they stripped him of his robe, his richly ornamented robe that he was wearing, sa verse 23. At iyon po ang kanilang tinabi. Tapos binenta po nila siya sa isang Midianite. Sa verse 29, when Reuben returned to the cistern, so ibig sabihin, hindi niya alam yung ginawa ng iba niyang kapatid. When Reuben returned to the cistern and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. Talagang naramdaman niya yung kalungkutan na hindi niya nakita yung kapatid niya. He went back to his brothers and said, is it there? Where can I turn now? Hanapin. Then they got Joseph's robe, yung mga kapatid, slaughtered a goat, dipped the robe in the blood. They took the ornamented robe back to their father and said, we have found this. Examine it to see whether it is your son's robe. At sabi po dito, he recognized it and said, it is my son's robe.
At dahil po sa pagkapunit ng jacket, some ferocious animal has devoured him. Joseph surely been torn pieces. Tuloy po natin. Captured him, threw him in a empty cistern, and later, worked bin that they sold him to a passing Ishmaelite caravan. Ganun na lang. They did not shed his blood. They did not harm him. Pero para may pakinabang naman sila, they sold him. Judah's brother convinced the others to sell him rather than kill him. Reuben wasn't able to bring their youngest brother home. The Midianite servants brought Joseph to Egypt. Ito ang naging parang transition ni Joseph from a family person to a slave. Tuloy natin. They deceived their father Jacob that Joseph was dead. Sabi po sa verse 34, then Jacob tore his clothes, put on his sackcloth, and mourned for his son many days. Kasi lumalabas, yung tatay niya ang nagpahamak sa anak niya na paborito niya. Kung hindi niya inutusan, puntahan yung mga kapatid, hindi mapapahamak. At ang nasa isip niya, dahil natagpuan kuno ng kanyang mga anak, yung robe, mamang nilapato ng isa sa mga hayop. Kaya yung jacket na lang na puro dugo ang kanilang matatagpuan. Dito po sa Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. No, he said, In mourning will I go down to the grave to my son. So his father wept for him. Tuloy po natin. He took his robe and placed goat blood to make it appear Joseph was devoured by wild animals, by a ferocious animal. Jacob mourned and wept bitterly because he thought it was because of him. Napahamak niya that Joseph died. Joseph was sold in Egypt to an Egyptian officer named Potiphar. Meanwhile, the Egyptian sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, captain of the guard, yung pinaka-head ng presidential security group, yung SG na nagbabantay kay Pharaoh, no? Yung official po, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, yung pinakamataas among the guards, si Potiphar, sa kanya napunta si Joseph. Na itutuloy po natin tong story na to every Sunday hanggang matapos po natin. But there are lessons that we need to understand. Let me leave you four lessons today. Number one, God does not make a mistake in giving anyone a dream. Hindi nagkakamali ang Diyos kanino niya i-reveal yung kanyang kalooban. And we're gonna talk about that more in the coming Sundays. Ang Diyos po, hindi po yan nakikipagbiruan. Seryoso po ang Diyos. Meron siyang plano, meron siyang layunin, meron siyang inaasam na maganap. And God does not make a mistake in giving anyone a dream. Number two, be careful who you share your dream. It can help you or hurt you. Kung isa ka sa mga tao na tumanggap ng pangitain mula sa Diyos, mag-ingat ka kung kanino mo ito ibabahagi. Maaari ka nilang tulungan or maaaring ito yung mga tao na manak sa'yo. And let me explain more na hindi porket na naginip ka galing na sa Diyos. Lalo na kapag nakipag-usap ka sa mga taong mature na nakakaintindi ng ganitong mga bagay. Sila mismo magsasabi sa'yo kung tama ba o mali, unbiblical ba, o kaya gutom lang yan, no? O kaya sinipa ka lang ng ano, na lang ng superstitious background mo, pasensya ka na. Bigla ka sinumpong ng pagiging spiritual mo, sumpong lang yan, kaya ka nagkaganyan. O kaya marami ka masyadong na Netflix,
Kaya ka na, na nag so sa pakikipag-usap po natin ng mga tao po tungkol po sa ating panaginip, di po tayo naghahanap ng kakampi natin. Kundi naghahanap po tayo ng mga tao na kaintindihan ng Diyos na nakakaunawa. Meron po akong isang professor, narinig ko po yung kanyang testimony recently. Professor po namin to, ginagalang po namin to sa Bible School. At napunta po siya sa isang prophetic church. Now, kilala ko po itong professor namin na ito. Ito po ay isang humble skeptic. Let me use that description. Being a Bible scholar, you cannot but help observe that he has reservations concerning spiritual experiences. He doesn't jump to the bandwagon. Siya madaling madala sa mga hype. And for people in his church overseas that were constantly and genuinely praying for them. Kasi part naman sila ng ministry at siya ay isa sa mga taong ginagamit ni God to equip people in that church, in that ministry. May mga tao na he never doubted them, but there were some people that came up to him, and I remember yung isa sa mga kinwento niya. Sabi niya, I saw you in a dream, sabi nung kausap niya. And there were big rocks in front of you. At natuwa ako sa tanong ng professor ko. Ang sinabi niya ganito, what were the circumstances behind your dream? What were you doing? Where were you then? What was going through your mind? Why did you intend to pray for me? So tinanong niya. At nung time po na yon, sabi niya dun sa kanyang story, sa kanyang testimony, nung na-confirm na niya, nalaman na niya yung scenario behind the circumstances of receiving that dream. Ang tanong niya ganito, what do you think those rocks are? Those big rocks, are they there to crush me? Or are they there to guide me to my destination? At yung mature na servant ng Panginoon, kausap niya, sabi niya, I believe in my prayer, God placed those memorials, those markers, to show you that there is a path in front of you that you must intentionally pass through. Yan ang nasabi ko, na mga kwentuhan ng mga tao na malalim sa salita ng Diyos, yung nilang confirmatory, hindi nila iniiyos yung sarili nila sa isa. Nagkakaroon sila ng parang check and balance. And if needed, let's open up the word and let's try to really understand what it really means. So number two, be careful when you share your dream or who you share your dream to. It can help you or hurt you. Number three, having a dream demands preparation. There are inner and outer struggles to overcome because you have been chosen by God to receive a dream from Him. Listen. Then therefore, yung buhay mo, you have to prepare. Sa Word of God, ang principle ng hearing God's voice, the clearer the voice, the more difficult the task. Kailangan marinig mo ng malinaw, na malinaw, na malinaw, na malinaw na galing to sa Diyos. Sabi nga nila, kahit naharangan ka ng sibat, kahit harangan ka ng itak, kahit harangan ka ng bala,
Dahil alam mong galing ito sa Panginoon, itutuloy mo pa rin. Dahil narinig mo to sa Diyos. Ito po yung sinasabi ko. Having a dream demands preparation. Mahalaga po yung spiritual maturity. Mahalaga po yung biblical condition. Mahalaga po yung a proper understanding. Why? There are inner and outer struggles to overcome. May mga bagay na dapat mong mapagtagumpayan sa sarili mo, perhaps sa pamilya mo, perhaps sa mga tao sa paligid mo, or sa mga circumstances na papahintulutan ng Diyos na pagdaanan mo dahil may gusto si Lord na gawin sa pamamagitan ng buhay mo. So hindi madali ang makausap ng Diyos. Panguli, God did not give you a dream to harm you. He gave you a dream to have something to look forward to when times are not favorable to you. It becomes your point of reference in the direction of your future. Ang sarap magturo ng Bible. Kasi pag nag-aaral ka ng Bible, natututo ka kahit sa practical na bahagi ng buhay mo. God did not give you a dream to harm you. Hindi porket may dream ka, mapapahama ka. No. He gave you a dream to have something to look forward to. Binigyan ka ng panaginip dahil isang araw, lagi kang may tatanawin lampas sa iyong pinagdadaanan. Especially when times are not favorable to you. And we're studying the life of Joseph. Hindi pa tayo tapos. That dream that comes from God becomes your point of reference in the direction of your future. You are not easily discouraged. You do not quit. You do not entertain unbelief. You never doubt. You do not question the promises of God. Why? Because you know that you have a genuine experience that had God not revealed this to you, you would not have such a story of such a dream. Kaya ka lang nakakapagkwento ng ganito dahil totoo na tumanggap ka ng isang malinaw na pangitain mula sa Diyos. At kung sa Kanya galing ito, then ang Panginoon, handa na siya sa lahat ng pangyayari sa buhay mo para matupad lang itong binigay niya sa iyo na dream. Di ka pinahamak ng Diyos. Binigyan Kanya ng purpose. Kaya makikita niyo talaga yung mga taong kinausap ng Lord sa mga taong sinumpong lang ng pagiging reliyoso. Sa mga taong kinausap ng Diyos, sa mga taong makikita mo na inggit lang o nadala lang ng takot kasi may pandemic. O kasi may mga stage na ang daming tao, o kaya may mga posters na magaganda, o kaya may mga sikat na tao makakasabay. Kaya kailangan, medyo sensational din yung kanilang storya. Wala pong ganun. Whether you have an audience or not, yung pangitain na binigay sa iyo ng Panginoon ay 100% malinaw, at sa puso mo, legit. It's between you and God. What happens when you receive a dream from God? Dito po tayo magtatapos. Itutuloy po natin to next week. Tayo po ay manalangin.
Lord, marami pong salamat, Lord, sa mensahe mo ngayong umaga. Ihatid mo to sa aming mga puso, Lord God. Kasangkapanin mo ang kwento, Lord, ng iyong lingkod na si Joseph upang magbigay gabay sa amin, Lord, sa mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng ganitong katotohanan. Sa umagang ito, Lord God, dinadalangin ko yung mga pinili mo, hinirang mo, yung mga tao, Lord God, na kinatagpo mo sa isang espesyal at personal na paraan. Ang dalangin ko, Panginoon, sila po ay hindi manghinawa. Hindi po sila mawalan ng pag-asa or sila po ay tumalikod o lumayo sa ganap mong plano sa kanilang buhay. Kundi sa umagang ito, ang dalangin ko, Lord, sa pagpapakinig, Lord God, dito po sa kwento ni Joseph, na lalo nila, Lord God, saliksikin ang iyong kalooban. Kung bakit, Lord God, ang mga bagay na ito ay nais mong maganap. Lord, usually, Panginoon, the dream is not an end. It is the beginning of something. Something fresh, something new, something different. And Lord, apart from you, we can do nothing. Ikaw na nagbigay nito, ikaw ang magbibigay ng details. Ang dalangin ko, Panginoon, you send them to people that know the word or who walk in the wisdom of the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa story na ito. At Panginoon, ang dalangin po namin, Lord God, sa umagang ito, sa aming pagtatapos, patuloy, Panginoon, na ang salita mo ay maging buhay sa aming mga puso. And now may the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship and power of the Holy Spirit be with us now and forevermore. And everybody say, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everybody.